Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay namamalagi. Hallelujah! Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilala. Lahat po nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Amen!
Siyempre, mali natin ang pinagpalang umaga, pinagpalang araw, come on. A blessed day to everyone, and we welcome you to the house of the Lord. Pinapaalala ng awiting ito na araw-araw hahabulin tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen! Araw-araw, andyan ang habag ng Panginoon sa atin. His mercies are new every morning. Kaya naman ngayong umaga, tanggapin natin ang awa ng Diyos. Amen! Tanggapin natin ang kabutihan ng Diyos at sama-sama tayong maniwala. Let us believe that we will see and experience the goodness of the Lord. Hallelujah. And again, palakpakan natin ang Panginoon yung ating online church watching our hip place Monday and Tuesday. Hello sa mga kapatid natin. And we welcome yung mga first-timer natin. Kaway-kaway, mga first-time, welcome natin sila. Come on. Hello, praise God. And as we continue to praise and worship the Lord, napaka-importante ng mga pangakong binitiwan ng Diyos. Ito ay yes and amen dahil sa ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya sabay-sabay tayo to declare these good and great promises of God sa ating mga buhay. Handa na ba tayo to receive these promises? Sabay-sabay. God will bless the works of my hands. I will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice that is raised up to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication comes from the Lord. I will flourish like the palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health. He'll heal my wounds. For by the stripes of Jesus Christ, I am healed. We receive it, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako. Tayo po'y manalangin as we close our eyes and bow our heads. Father, we are thanking you. We come to you with joyful songs. We are serving you with gladness in our hearts. Na, Lord, marami kaming pwedeng gawin, marami kaming pwedeng puntahan, pero pinili namin na magpuri sa iyong tahanan. And thank you, Father, and we are entering your gates with thanksgiving and your courts with praise. Kaya, Lord, manahan ka po sa aming pagpupuri. Dwell in the praises of your people. For in your presence, there is fullness of joy. In your presence, Lord, there is freedom. Kaya Panginoon, salamat sa mga pangako na binitawan mo sa para sa amin. Ito'y panghahawakan namin habang kami ay nabubuhay. Araw-araw, Lord, laging sapat ang iyong biyaya. Ang iyong kapangyarihan ay nakikita sa amin sa tuwing kami mahina. Kaya Panginoon, lagi namin ipagmamalaki ang aming kahinaan sapagkat when we are weak, we are strong in the name of the Lord. And Lord, we're lifting up to you all our cares, lahat ng mga alalahanin namin, lahat ng problema, pagsubok, mga bayarin. As we come to your house, Lord, sa iyo lang namin ibibigay yung attention. Yung focus namin sa iyo lang. We're fixing our eyes on you, Jesus. Only to Jesus. Always to Jesus, because we know you are the author and finisher of our faith. Na kung paano mo, Lord, napagtagumpayan ang lahat, mapagtatagumpayan din namin ang lahat ng aming haharapin dito sa mundong ito, sapagkat nananampalataya kami sa iyo. You have promised us that we are more than overcomers. We are more than conquerors through Him who loved us. Kaya, Lord, we are overcomers. Every challenge, every battle, every disease, every health issue, financial struggle, Lord, we have the victory. And Lord, we're singing you our praise. Ang mga awitin namin, ibabalik namin.
magtagumpay na kami. And again, Lord, tanggapin mo po ang lahat ng papuri. Receive all the praise. Receive all the glory. We're lifting up our hands to you. We're giving you the hallelujah. You deserve the praise. Salamat sa isang buong linggo, kahawig-hawig kami. Salamat.
song, allow me to just remind you of this beautiful story from Matthew 14. And it's about Jesus walking in the water. And when Peter asked him if he could join him, Jesus says, come. But Peter becomes afraid when he sees the wind and starts to cry and says, Lord, save me. And some of you know, you might find the story funny or even judge Peter for the lack of faith. But actually, Peter reflects most of us in the midst of the storm. We doubt and question God when facing difficulties in life. We are easily swayed by our problems. Konting problema, talagang nadidistract na tayo. And we're losing our focus on the Lord, on His promises to us. But you know, the Lord understands our weaknesses, and all He asks is for us to look unto Him and to just focus on Him and let Him save us one more time. So may this song reminds us of His love and beautiful redemption. Amen. Let's sing this one.
Around, I worship you.
reminds us of Romans chapter 8, verse 28. Ang sabi doon, in all things, God is working for the good of those who love Him. According to His purpose, for those who love God, those who are called by God. That's why let's remind ourselves that even we don't see nothing, we're seeing nothing, even we don't see a thing, even we don't feel a thing, we know that God is working in our lives. Amen? We know God is working through our pains. God is, Lord, we thank you because you are working in our sickness, through sickness. Lord, you are working through suffering. As your children, as believers and disciples of Jesus, we are putting our trust in you. That, Lord, you are working for our good. That you can make a way even we don't see a way, Lord. You're the God who opened the seas and made a highway, Father. You are the one who makes the desert overflowing with river. Lord, you are the God of the impossible. You can do anything. You can do all things, Father. That's why let us put our trust in you, whatever we're believing right now. Kahit na pinaniniwalaan namin, Lord, we believe for healing. We're believing for breakthrough. We're believing, Lord, for increase, for your intervention. We're believing for your move in our lives. We're believing, Lord, for your power, for your favor. Lord, whatever we're believing, you can do it. You are able to do it, Father. That's why we lift up our hands to Lord. And one more time, let this be our prayer. Let this be our song. Let this be our worship to God. Even we don't see it, even we don't feel it, we know God is working for our good. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon one more time. Let's sing this again for the last time. Keep
chapter 6 verse 10, sabi dito, makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. Maging ang inyong pagmamahal hanggang ngayon ay pinapakita sa pamagitan ng paglilingkod sa kanyang mga inirang. Kaya mga kapatid, hindi niya makakalimutan lahat ng ginawa mo para sa kanyang kaharian. Hindi niya makakalimutan lahat ng puyat mo. Hindi niya makakalimutan ang mga paghihirap mo. Hindi niya makakalimutan yung pagbibigay mo. Hindi niya makakalimutan yung pag-i-invite mo kahit hindi niya pinupuntahan. Hindi niya makakalimutan ang paggawa niya ng paggawa mo ng mabuti. Kaya mga kapatid, patuloy tayo gumawa ng mabuti. Patuloy natin encourage yung mga brothers and sisters natin. Come on, let's go around! Pick one another! Kamusta ka? Kamusta na, kapatid? Kamusta ka? Kamusta na, kapatid? Panibagong week na pinagkaloob sa atin, punong-puno ng kalakasan. Salamat sa ating praise and worship team. Talaga naman nililid tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya naman napakasarap magpuri at sumamba sa kanyang pangalan. Amen? Thank you, Lord. At yung mga anak po natin, mga pamangkin, kung may mga dalangin ako, we have kids church at the back. Papuntahin na po natin sila. Ayan, thank you, Lord. At ngayon nga, mga kapatid, month of April na, no? Mag-merina. Talaga naman, damang-dama ng bawat isa, ramdam ang pabor ng ating Panginoon. Amen ba? Thank you, Lord. At yung mga kapatid natin, no, kaliwat kanan, ang mga blessing, pagpapala, meron nga nagpaalam, talaga daw hindi niya mahindian dahil nagpa-outing yung kapatid niya. Pero salamat sa ating Panginoon, di ba? May mga time talaga na, kumbaga yung mga nag-invite sa atin, wala. Pero alam nyo, sabi nga ng word ni Lord, di ba, hindi niya makakalimutan lahat ng ginagawa natin. Kaya magpatuloy tayo, kahit yung mga nag-invite sa inyo, wala ngayon, umaattend pa rin tayo at patuloy na nag-i-invite. Ayan, thank you, Lord. Kaya after nito, mga kapatid, meron tayo mga cell group at doon, pinag-aaralan natin yung Santiago at Poblacin. Sabi nga sa 2 Peter 3:18, di ba, magpatuloy tayo sa paglagos, sa pananampalataya, yung buhay spiritual natin. Kailangan hindi siya stagnant. Kailangan lumalago tayo. Kaya sabay-sabay nating tuklasin mamaya ang part 2. Tapusin na natin yan mga kapatid dahil meron pang naghahantay na Santiago sa atin. Thank you Lord. This coming May, inibitahan ang lahat ng mga mothers. And of course, meron tayong mga inihanda sa kanilang programa. At pwede rin tayo mag-invite ng mga mommies, ayan, na mga hindi pa kabilang dito sa ating church. Ayan, it is part of our evangelism. Kaya naman mga kapatid, yun pa lang. Assignment natin kay Lord, sino kaya ang mga iimbitahin kong mga mothers, ayan, na maging bahagi din, makarik na salita ng ating Panginoon. Kaya naman sa pagpapatuloy sa paglago, sa ating pagbibigay, na mag-encourage siya din ngayong umaga, let's call on Brother JB. Good morning, mga kapatid. Good morning. Good morning. Mabuti ba ang Diyos? Yeah! Amen. Salamat sa Diyos. Yung ngayong buwan, dinideklara natin yung man of favor. Maraming pabor ang ginawa ang Diyos sa buhay natin, no? Yung iba, nakaraos sa napakadaming bayarin, amen? Natapos, bayarin ng bahay, kotse, eh mga utang sa credit cards. Relate ba yung iba dyan? Di ba? Yung mga swimming, di ba?
grabe yung ginastos ngayon. At alam niyo mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo yung naranasan ko ngayong week. Kasi yan, salamat sa Panginoon. Kasi yung itong week, di ba kasi pag may sasakyan na binigay si Lord sa amin, syempre kapag may bago ang sasakyan pala, parang ang dami mong inuuna na gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Yung kumbaga, yung mga accessories, nakita ko nga yung sisrod yun eh. Eh may bagong accessories si Tim, yung sa gilid niya sa ilaw. Tapos sabi ko, parang maganda nga yun. Pero sabi sa akin doon ni Lord, ba't dyan ka nagpo-focus? Unahin mo muna ako. Yung kumbaga ganun, parang mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kaharian ko? At sabi nung sa akin ni Lord sa Mateo chapter 6, verse 19 to 21. Sabi, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. At sa bahay nga, di ba? Sa bahay namin, kapag ano, may mga gustong bilhin si Sister Winnie. Yan, di ba? Kumbaga parang, pag nasa bahay, gusto kong bumili ng bagong kaldero. Kaya mga ganyan kasi, di ba, itim na, yung iba plato, di ba? Pero tinatabi lang naman. Di ba? Kumbaga parang ganun. Parang pagbibisita lang tsaka gagamitin. Darin pa yung iba dyan po, pupunta siya ng pastor, eto yung uunin natin. Hugasan na agad yan. At doon sabi ko nga, Lord, salamat. Kasi yung word mo, talaga, hindi, kumbaga, walang kasinungalingan, puro katotohanan. Kasi minsan, hindi aksidente na ito yung nabasa mo. Kasi nung time na yun, may isa kayo kong pasahero. Sabi niya, sir, napakaganda nung ano, nung coating sa sasakyan. Yan, sabi nga, mura na. Parang siya yung may-ari ng ano, ng talian, pero nagpapagawa lang siya. Pero sabi ko, napakamahal. Kasi 21,000, almost parang 10 years, kumbaga parang nagbe-benefit yung sasakyan, pati ikaw na hindi naluluma. Tapos sabi sa akin din ni Lord, unahin mo muna ako, bago yan, i-thanks mo muna yung para sa akin. Kumbaga, i-ano muna, ibukod muna bago umunahin, unahin yan. At sabi dun sa akin ni Lord, sa dito, sa Mateo chapter 6, dito'y may naninirang insekto at kalawang. At dito, pinaalala sa akin ni Lord, kahit ipakuting mo yung sasakyan mo, mauulan din yan. Maaarawan din yan. Hindi naman nakashield yan eh. Na pag dadaan ka sa mahinit eh, parang may payong. Hindi. Gastos lang yan, sabi ni Lord sa akin. At sabi doon ni Lord, may kalawang, totoo, magiging makalawang din yan sa sasakyan habang tumatagal. Tapos mawawala, anytime pwede ka mabangga, masira, di ba may mga ganun. At sabi doon, at may na makakapasok na magnanakaw, pwedeng makaharnap. Sabi ko, Lord, grabe yung salita mo, talagang kumakano sa akin, tumatagos. Sabi ko, parang tatagos ako sa pader nito. Lord, sorry na agad, sabi kong ganun. Tapos sabi ko, sabi niya sa Mateo chapter 6:20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan. Saan daw? Sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan. Kung baga parang sinasabi ni Lord dito, kung ano yung mga inuuna natin, kung baga parang kung ano yung mga pinapriority natin, nandun yung puso natin. Pero kapag inuuna natin si Lord, sino yung nasa puso natin? Si Lord. At yung sa pag-iikaw po natin, may mga matututunan tayo doon na sa buhay natin bilang Kristiyano na kapag tayo nagbibigay kay Lord, dapat alam natin yung priority natin. Hindi yung shopping muna ako bago ako mag-tights. Wala naman, titira. Lasada muna ako. Bibiling ko muna ito para sa motor ko, sa sasakyan ko, sa bahay namin. Dapat alam natin yung priority natin. Kasi kapag wala tayong priority, hindi natin alam yung priorities natin. Hindi natin mauna si Lord. Ano mangyayari? Mawawala yung pang-tights mo. Imbis na binigay mo na nagbigay na dapat ng pagpapala pa si Lord sa'yo. Mawala. Nagkasala ka pa. Hindi ka pa nakasunod. Ang magiging tendency nun, kapag di mo alam yung priorities mo, magiging ano ba, mag-aalala, Lord, sorry na. Patawarin mo na ako sa nagawa ko. Di ba? Ganun yun sa atin. At pangalawa, ang point natin dun is, desire heavenly blessing. Yung pagsabi nga sa kanta kanina, diba? Yung lagi lang tayo tumingin sa Diyos, kahit na mahirap na yung pinagdadaanan natin yun, kasi alam natin na may maganda siyang gagawin. Diba? Minsan kasi, ang nangyayari, kaya hindi tayo nakakasunod, lagi tayo nakatingin saan? Sa babayaran, pupulangin na naman ako, Lord. Pero kapag nagbigay na tayo ng 10%, ano mangyayari? Magtitiwala ka na kay Lord. Lord, ikaw na yung kumilos, ikaw yung magpadala ng kayamanan dito. At salamat sa Panginoon nung last week nag-share ako, eh talagang dami namin pinagdadaanan nun. Ang dami namin bayarin. Kasi pag may sasakyan pa na, mas lalong ano, mas maraming iniisip. At syempre, kapag may big blessing, may big responsibilities,
Diba? Pero salamat sa Panginoon dahil dati ang prayer ko, Lord, gusto ko lang na magkasasakyan. Ngayon, may sasakyan ang prayer ko, alam niyo kung ano? Lord, bayaran mo buwan-buwan. Okay? Lord, yung pang-maintenance, bayaran mo. Iba na yung prayer nag-a-upgrade. Kaya sa pagsunod natin sa Panginoon, mapapansin niyo din yan. Yung binibigay niyo, palaki ng palaki. Gusto niyo ba yun? Yes. Siyempre, kapag lumalaki yung tithes mo, lumalaki din yung blessing, tama? 10% lang naman yung hiningi ni Lord, 90% ba yung hiningi niya? Diba 10% lang yung nai-undi sa'yo? May savings ka na, may pambili na, unahin mo na yun. Basta unahin mo lang si Lord. At salamat sa Panginoon kapag alam natin yung priorities natin, magpapalaki tayo ng Diyos. Gusto niyo ba magpapala ng Diyos? Yung tipong hindi na upubos, grabe no, yung tipong bigla na lang may dumadating na kliyente, na out of nowhere, biglang, ay pabili ako isang ano, isang item mo, yung kumbaga, item yung product mo. Diba? Yung isang linggo mong kita, kaya ibigay ni Lord ng isang araw lang. Isang tao lang yan, ha? Yung tipong isang buong buwan mo na sahod, kaya ibigay ni Lord ng isang tao lang. At sabi nga ng Lord, siya yung bahala. Kapag inuna natin siya, talagang ibubuhos niya yung pagpapala. Kaya mga kapatid, ihanda na natin yung mga ikaw po natin. Priority natin si Lord. Yan, salamat sa Panginoon. Yung tayo sa atin, medyo mga kapatid, nagbebet yata ito. Diba? Salamat sa Diyos. Pinapalago ni Lord. Amen. At dati nga, tithes na binibigay ko ngayon, parang Lord, may ano na, may building fund na. Diba? Pag may love offering, may seats pa. Diba? Napakarami kaya, kung wala kang laman yung ibang envelope nyo, ipag-pray nyo kay Lord next week, pupunuin niya ni Lord. Amen. Dami mo, susunod, punong-puno na. Kaya itaas na natin, thank you Lord Jesus, hallelujah. Lord, salamat po sa mga ikaw po, Lord, sa mga building offering na ito, Panginoon, love offering na ibinibigay namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil binibigyan mo ang bawat isa ng puso na laging handang unahin ka. Puso na laging handa kang bigyan ng oras, lalo na sa financial, Panginoon, Lord. Salamat, Lord, kasi kung hindi mo kami binigyan, wala kaming maibibigay, Lord. Ibinabalik lang namin ito lahat sa iyo, Panginoon, at sa susunod, Lord, sa aming mga kapatid na walang naibigay ngayon, Lord, nagdadalawang isip pa, Lord, buksan mo ang kalangitan sa kanila. Pagpalain mo sila, Panginoon, maranasan nila ang nag-uumapaw na biyaya na mula sa iyo sa langit, Panginoon. Lord, salamat din sa mga kapatid ko na patuloy na tapat na sumusunod, patuloy na nararanasan ang pagpapala na sa iyo lamang nagmumula. Lord, buksan mo ang turungawan ng langit, maranasan nila ngayong buwan, Divine intervention, Panginoon. Lord, month of favor, Panginoon. Gagawa ka ng mga milagro na hindi nila inaasahan ngayong linggo, Panginoon. Lord, marami silang maibibigay. Marami kang taong gagamitin para pagpalain sila at kailanman. Hindi sila magkukulang sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos na tapat kailanman. Kaya, Panginoon, tinataas namin ang lahat ng ikapo na ito at ibinabalik ang lahat ng papuri sa iyo, Ama. Masasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin na natin ang Kids Church. Kids Ministry. Diyan na sila para umawit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. A blessed day to everyone po, mga kapatid. We are from Kids Ministry. Ayan, thank you, Lord. We are so blessed. We are filled with joy and excitement to be here today representing the Kids Church, the Kids Ministry. Ako po si Teacher Novi. Ang sama ko po si Teacher Cheng. Ayan, thank you, Lord. Ngayon po, we are truly grateful po for this opportunity po to witness the amazing talents of our Kids Church. Yung mga talent na pinagkaloob ng ating Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Kung mapapansin po natin, every love offering po ng ating kids, ayan, umaawit, kumakanta at sumasayaw po sila sa ating Panginoon. Tunay na ang ating Panginoon ay natutuwa sa mga talentong pinagkaloob ng sa kanyang mga anak. At isa sa panalangin din talaga namin na mahubog. Ayan, malinang po yung talento na binigay ng ating Panginoon upang makapaglingkod din po sila sa kingdom ni Lord. At syempre magbigay kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya naman ang ating kids ngayon, ayan, today, ayan, thank you Lord, na naghanda po ang ating
gift, ay special gift para sa, ayan, thank you Lord. Ito muna kayo, ayan, naganda pa ng ating kiss, special gift ngayon, at ito pa yung kanila expression po, ang kanilang pagmamahal po sa ating Panginoon. And we pray, we hope na that this gift touches your hearts. Ayan, thank you Lord, and remind us the beautiful truth that God loves, how God loves us and valued us by our Heavenly Father. Thank you, Lord. Ayan, kaya we encourage po everyone to join our kids ministry. Kung meron po kayong anak, kapatid, apo, pamangkin, kakilala, kaibigan, between ages 3 to 11 years old po, i-join po natin sila sa ating kids church para habang bata pa, upang sa murang edad ay maimulat sila sa salita ng turo ng ating Panginoon. Dahil sabi nga sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Hindi sila madaling matangay sa maling katuruan sapagkat meron na silang pagkakakilala sa ating Panginoon. Ayan, thank you Lord. At narito na ang ating kids ministry. Handa na lagi pakita ang kanilang love para kay Jesus. Thank you.